I saw the light of the night that I passed by her window. Pakis na. Likas na talaga sa ating mga Pinoy ang pagiging matapang. Lalong-lalo na. Para sa akin, ang tunay na matapang. Pero para sa akin, taong totoong matapang ay yung taong kahit sinaktan ka, kahit inaway ka, kahit inunahan ka, kasi society natin, kung mahirap ka, you are weak. Mayaman ka, you are strong. Alright! Bangaroos TV, like, comment, and subscribe. My, delay. Why, delay. Tamo na talaga, salala tayo ng panganta, tamo dito ako. I saw the light of the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman, and you are my man. Go! Nga buro tada laki mat patag di semagi siyo gid yo patag di puro tada laki di manong kuma watatot malisya di pakis de di ako bakla kaga 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 di ako shokla kaga kaga kaga. Hey, we're going. Ready, set, go. Today we're going to meet you. Kabangs. At ngayon, magmumukbang tayo. Ano naman? Ang ating kakainin ngayon ay mga barbecue. All-time favorite Filipino street food. Yung tinatawag natin barbecue or inasal. Mga isaw, mga ano pa dyan. Yes. Sari-sari yan. May mga busong, may mga buyon, may mga tadinga, mga diwindi. Para to make things healthier at saka hindi tayo maumay, meron tayo yung dito. Okra at? Okra. Talong! Tekman na natin. And, kakain tayo. Basta kakain ka ng barbecue at or inasal, hindi talaga mamawala yung sausawan. At yung sausawan ay malimit yung ating sausawan ay para lang ito sa mga matapang sausawan namin na. Manghang to, napakanghang nito kasi may siling maliit ito. Yung yeah, so tinatawag namin dito kutitots. Ito yung pinakamanghang na klase ng sili. Mga maisog lang makain yan, pero kay Daryl Apsay. Kita mo si Daryl Apsay, kinain niya talaga. Teka, pasi yun. Sa sili, yung pinakamaliit daw, yun yung pinakamanghang. So, matapang lang nagsausaw dito. Kami ng mga nakasausaw lang. Sa buong mundo, dito, kami ng nakasausaw dito ng mga ganyang mga klaseng tumbal. So, guys, sampu yung lagay namin dito. Sana yung sabi ko sa naghimo niya na sabi niya lima lang daw. Sabi ko, hindi, sampuin mo. So, ito yung tapang kami. Hindi talaga kapag may nasal. Hindi talaga magbawawala. Ito yung baboy. Ito yung itong atay. Isaw. Ito yung tinae. Isaw. Yung atay pala, kidney pala, liver. Basta yun na yun. Kung pakialam doon. Of course. Kain na tayo. Unahin natin itong talong. Ang kahang. Malala ko,
nung college, yung isa sa pinaka ulam talaga ng mga college student, pancit, kung hindi pancit canton, at saka itlog, ito yun. Ito yung, kumbaga, pantawid gutom. Kasi 5 pesos, 5 piso lang, sold ka na. So kung mga like Thursday na or Friday, paubos na yung allowance, this is the secret. Mabubuhay ka. Ngayon duman ko nung college ko, bumibili ko ng barbecue para makatipid ako ng gabi. Bumibili ko ng isang barbecue tapos nagtitiga ako ng 5 salmon. Yes. Tsaka, 5 salmon lang yan na maliit yan. Matipid. Matipid sa ulam yung barbecue kasi malasa siya. At saka kapag may sausawan ka, mapaparami ka talaga ng kanin. Hindi naman tumakahang, ano ba to? And this one, ito yung pinaka-favorite ko na inasal. Yung, ano bang tawag dito? Tawag dito ay ginabot. Ginabot ng lansang ko sa likod mo. Or yung intestine. This is yung intestine ng baboy. Yung part niya, rectum. I think this is the rectum. Malapit yung ginabot. In short, malapit yun sa likod. Pero, sasarap lang ito kapag basta nalinis ng maayos. Kung hindi, huwag mong subukan. Yes, because hindi mo magugustuhan kapag yung prepare nito ng ganitong klaseng inasal ay hindi malinis, hindi mo talaga siya magugustuhan. But, if this food is prepared very clean, ang sarap nito. Kaokra. Natabunan na yung ano namin ah. Saluhin natin to. Saluhin natin dyan oh. Ba't di natin lang gano'n no? Ba't hindi may makahang to? Kasi matapang kami. Ayaw namin yung mga katumbal o mga sili na hindi makahang, manghang. Hindi kami kumakain ng mga hindi manghang sili. Speaking of matapang, likasa talaga sa ating mga Pinoy ang pagiging matapang, lalong-lalo na sa mga Ilonggo. Kasi, mga Ilonggo kami, mga Ilaga kami. Malimit, doon kami dala, mga Ilaga. Maririnig natin na kapag yung Ilonggo daw, I don't know if this is totoo ah, but this is, ganito yung palaging mga maririnig. Kapag yung Ilonggo pumunta ng Maynila, kilala yung mga Ilonggo sa Manila na matatapang. Totoo ba yun? That's a reality. So, bakit ba? Bakit ba matapang ang mga Ilonggo? Bakit ba kailangan natin maging matapang? Bakit ba kailangan natin matapang kasulad diba? Ng mga Ilonggo? Why not? Matapang din naman iba. Ano yun ang bukot ng tapang? Ano yun ang matalawit ah? Talawit eh. Coward? Ano yung coward? Mahina. Duwag. So bakit? Ayaw natin maging duwag. Bakit? Most of the time, gusto natin maging matapang. Umahang siya guys. Sarap. Talong guys. Tanggal umay. Umay. Para sa'yo, matulong umay. Gosh. So naman, sure mo na rin naman yung abot sa matapang. Katulad ko, matapang ako eh. Yes. Walang nakakasak eh. Kahit ikaw natatakot. Para sa'yo, para sa'yo, paano mo ba masasabi na yung isang tao ay talagang matapang? Isang tao, matapang yan, pag pumunta siya sa mall, nakasuot siya ng duster. Ang tao matapang yan kapag kinakain yung maraming sili katulad ko. Kapag yung tao matapang kapag may kalaban siya, tumatabog yung mga kalaban sa kanya. Yung tao matapang kapag sinita ng mga enforcer, bumbato yan. Yung tao matapang kapag tinurok ng or tiningnan ng kanyang kapwa-tao pag nagtinginan sila tapos bumbanay na sila, yan matapang yan. Ang tao matapang kapag sinita, brisk back niya kagad, bumbanay niya kagad. Yan yung matapang katulad ko! Dumi-joke lang. Ang bakaw,
kung sa patapang, kung tapang na naman yung pag-uusapan, yung lolo ko yung pinakamatapang. Mm. Ikaw naman ba? Mm. Yung lolo ko sobrang tapang, kayang buhatin ang araw at buwan. Tapos maba ko, mahina pala yung lolo mo eh. Mm. Yung lolo ko matapang, kasi yung lolo ko, binuhat niya yung itlog ng lolo mo. Yung itlog ng lolo. Ba't itlog ng lolo mo? Kasi sabi ng lolo ko, ang lolo mo, yung itlog niya ang araw at buwan. Gets mo? Ayos man. Okay. Oh, go. Matuti go. Kung tapang nila naman yung pag-uusapan, yung lolo ko yung pinakamatapang. Bakit? Mas matapang pa sa lolo ko? Diyan lang. Do I make sense? Make sense? Pwede make sense. Paano ka nag-isog kung ginakwat mo yung bulan? Di strong mo? Strong. Isog dapat. Naman. Kago ba? Yung lolo ko matapang kasi nung una, kasi yung lolo ko nagpapaputok ng baril kada gabi. Hmm. Mas matapang yung lulo ko kasi yung lulo ko yung pulis na lumaki sa lulo mo na nagpaputok. Nung nagpaputok. Sige, awan natin go. Ama siya ba yun? Dino, ubuto natin yung burubay. Karo kayo matawa niya blam ta. Alert. Ano malamdom? Ano malamdom? Amuro to? How do you measure strength and bravery of a person? Yung tao matapang kasi brave. Ang taong brave, matapang. Ang tao ay matapang. So, kung ano tawagin siya ay brave. Nagdingin, ulo ko. Kaon, tak barbecue. Dapat guys, maging matapang kayo. Maging matapang kayo. Maging matapang kayo sa pagharap sa hamon ng buhay. Maging matapang kayo kahit iniwanan kayo ng mahal niyo. Puhang pa yun? Maging matapang kayo kahit failure kayo. Maging matapang kayong humarap sa mga pagsubok sa buhay niyo. Yeah, kasi yung taong totoong matapang, hindi siya yung kinakatakutan. Yung totoong matapang ay yung taong tumatayo kabila ng kabiguan. Naubos mo na dyan lahat ng barbecue dyan ah. Hindi mo na ako dito binigyan ah. Para sa akin, ang tunay na matapang, kapag sinita ka or sinaktan ka, babalusan mo ng times 10 kasi may isog ka eh. Malakas ka, matapang ka. Yan yung matapang. Pag tinuro ka, turukin mo din. Tinutulok mo ka. Tinutingnan mo ka. So meaning, para sa'yo, yung taong matapang, ay kapag sa away, kapag inaway ka, Awayin mo din. Babalikan mo ka agad. Pag binato ka ng bato, batuhin mong dinosaur. Para makita niya talaga kung sino talaga, kung ano talaga yung totoong tapang. So kung pinakitaan ka ng tapang, patakita mo sa kanya kung ano yung totoong tapang. Yes. Gagantihan mo. Okay. Yan, tama naman. Gantihan mo. Pero para sa akin, yung totoong matapang, yung taong kahit sinaktan ka, kahit inaway ka, kahit inunahan ka, hindi magre-retaliate. Para sa akin, yan yung totoong matapang. Bakit? Kasi, yung totoong matapang, yung talagang totoong malakas na tao, hinding-hindi siya gagante. Kasi alam niya sa sarili niya, na kapag gumante siya, walang magagawa yung umaway sa kanya. In short, ang mga matapang guys, nagpapaumod yun. Kasi ganito yan, ang totoong malakas na tao, ay hinding-hindi gagante kapag alam niya yung kalaban niya ay mahina. Gumaganti lang yung tao kasi nati-threaten siya. So yung kanyang pagganti is not a sign of strength. Your retaliation, yung sabi mong babawi ka, that is actually a sign of weakness. Because, so kung babalos pala ako, weak ako? Exactly. Kasi ganito yan. Let's say for example, tayong dalawa, pag sinuntok kita, mortal ako eh. Kapag sinuntok kita, tutukin din kita. At sasabihin ko ako yung pinakamatapang, most likely gagawin mo, tutukin mo na ako. Cool. Para ipakita sa akin na ikaw yung mas matapang. Pero actually, that is pinaka-common na ginagawa ng tao, especially kapag ang tao ay natitreten. Take this example. Let's say for example, isa akong bata. Limang 5 years old na bata. Tapos, sinuntok kita. Gagante ka ba?
5 years old. Ako 5 years old. 5 years old, tapos sasabihin ko sa iyo, mas matapang ako sa iyo. 29 ako eh. Oo nga. 5 years old, tapos sabihin ko sa iyo, mas matapang ako, tapos susuntukin kita. Gagandihan mo ba ako? Si tatay mo yung gagantihan ko. Gagantihan mo ba ako? Joke pa. Dahil natin, joke pa. Si tatay mo yung, hindi ako gaganti sa'yo. Oh. Si tatay mo yung gagantihan ko. Oh, correct. So bakit? Bakit? Joke lang niya. Correct. So bakit, kung yung, let's say, 5 years old, yung sumuntok, sinuntok ka. Pero bakit hindi ka mag, bakit hindi ka babawi? Kasi alam mo, hindi walang magawa sa'yo yung 5 years old. Eh. Yan! Exactly the point. Pero bakit, kung pareho mong kaedad mo, magsing laki kayo, kapag sinuntok ka, bakit gaganti ka? So meaning, gumanti ka, not because you feel stronger than the other person, but because you feel threatened. You feel threatened. So that is actually, yung retaliation, sabi ko kanina, that becomes the side of weakness. Kasi na-threaten ka, na masaktan ka niya. Naalala ko kasi, yung it makes me wonder sa yung mga Chinese martial arts. Bakit yung kanilang lesson? Bruce Lee paborito. Yung kanilang lesson, yes. Wag kang gaganti. As much as possible, wag kang gaganti. So bata pa ako, I keep on thinking, bakit yan yung so tinuturo ng Chinese martial arts? Nagte-train ka para lumakas ka, pero kapag sinaktan ka, wag kang gumanti. So, I came up with a realization na yes, ang tama nga naman. If you feel you are superior to the other person, if you feel you are way, way much stronger to the other person, you don't have to retaliate to show that you are stronger. Correct. Because you know the moment na mag-retaliate ka, wala siyang magagawa. So, masasaktan lang talaga siya. So, you restrain yourself. You stop yourself. Ay, yung sabi ko, guys, joke-joke lang yan ha. Pero, yung sa totoo dyan, mas maganda pa rin, as much as possible, huwag kang manap ng kalaban. Ang tunay na tapang, hindi umanap ng kalaban. Ha? Hindi nagpapakita kung ano siya kalakas. Kundi, nagpapakita kung gaano siya ka mapagkumbaba. Yes. At kung gaano siya kalakas sa ibang bagay. Just like, for example, malakas siya kumain. yung strength that we have. Dapat gamitin natin ito, hindi para idomina or idominate yung mas mahina sa atin, but rather, we should use our bravery, our strength, to protect the weak, not to exploit the weak. Correct. We live in this world to protect the poor and the weak. Yes. That's so, the true essence of braveness. Yeah. Yung iba kasi dyan mga masamay matapang at mga ano, kinakitik advantage sila sa mga mahinang tao. Lalo na yung may mga maraming pera na nagtitik advantage sa mga tao, mga mahihina at mga pigado. Kaya lumayaman sila yung mayaman. Dahil tinutuntunan ng mga isa na kapareho, especially yung mga mahihirap. Hindi mo naman madadala yung kayamanan mo sa kabilang buhay. This is very observable sa ating society ngayon. Kung mabigyan na ito, madala mo ito kay San Pedro ito. Okay. Napakarami talaga yung mga tao na who has a perceived strength over the other. Kasi society natin, lalim ng mga English mo. Sa society natin, kung mahirap ka, you are weak. Mayaman ka, you are strong. So what makes the rich strong compared to the poor? Correct. Actually, it all boils down sa mindset natin eh. Tama talaga yung sinasabi sa atin ng matatanda, yung totoong yaman mo as a person, yung totoong kakayanan mo, yung totoong kapangyarihan mo as a person, is yung kaalaman mo talaga, yung knowledge. Kasi, kahit mahirap ka, basta alam mo lang kung anong tama, alam mo kung ano yung karapatan mo, walang pwedeng umapak sa iyo. Mayaman man yan o hindi. Tama talaga yung paulit-ulit na sinasabi sa atin ng mga matatanda natin na kalino niyo, no? Yung totoong kapangyarihan mo is ito talaga. This one, at dapat couple with values. Yes. So it goes hand in hand. Kaya ito ginagay dito sa taas yan para sinasabi na dito, urasarin mo muna ang utak, yes, mo bago kung ano tagipusoon mo. Panahin yung pagkain kaysa juwa. So, bubusog yung pagkain. Mula yung sa mabusog. Mula sa isaw, mula sa baboy, sa mula okra, sa okra at talong, pumunta tayo sa katapangan, bravery. Dok-dok lang nga, guys, na kung matapang kayo, dapat ano nyo. Pag may kalaban kayo, be humble lang kayo. As much as possible, pag-usapan lang. Hindi natin namalayan. Parang wala nang kanin. Parang ubos na. So, guys. Guys. So,
Maraming salamat. Thank you very much. Sa pagsama sa amin, sa mukbang namin at sa usapan natin. Marami pang videos ang yes. ang susunod dyan. So, I hope, and pray that every time we make videos na Lord will just guide us. Yes. Our minds and our soul and our heart. Somehow, masabi namin yung mga dapat namin sabihin. Yes. Na tama. Yeah, thank the Lord na somehow, sa mga vlog na ginagawa namin, napapasaya namin kayo. At the same time, somehow, may makukuha kayong kahit konti. Yes. Kahit konti lang sa mga pinagsasabi namin. Because, oh guys, nagawa namin itong dalawa para mag-share din kami ng knowledge. Yes. Kahit paano. And linkin sa kalaman ng lahat, both our fathers are actually teachers and they taught in the same school that we are teaching also hindi right ako, now. Hindi ko alam bakit ako nag-teacher eh! So, yan yung story. Gusto ko sana mag-ano ko eh, mag- tumbling-tumbling. So, I think guys, this is gonna be the end of our vlog for today. You keep safe always. We hope that you enjoy. And also guys, so you can help us sa mga hindi pa nakapag-subscribe. You can help us grow our channel by pressing the subscribe button and pressing the notification bell. And also guys, you can visit our Facebook page. You can like, comment, and then share our videos. And also, you can follow us. So, don't forget to share our videos so that we can spread the love. And also, you can spread awareness to all of the very difficult things in the world and the very similar words and the world mind of our creative So, guys, thank you. And God bless. At huwag kalimutan mag! At huwag kalimutan mag! Pangris! Bangiris. All right. Bangiris TV, like, comment and subscribe.